Solar. So Solar, good morning. So oras natin ngayon is 10:48 ng umaga. So binuksan ko kasi yung aircon. So ito yung ano natin. Ito yung reading natin for aircon. Yung anyang wattage. Kasama dyan yung ref at saka dalawang electric fan. So 711 watts. So 3.2 amperes. Ayan. So si Snot, parang wala lang sa kanya. This is Snot 3 kilowatt. So parang wala lang sa kanya yung hindi man lang siya umiinit. Parang wala lang sa kanya yung load niya. Yan yung kagandahan kapag toroidal yung inverter. Kasi kahit saksakang pa yan ng motor, mga demotor, aircon, power pump, ref, washing, basta kayang-kaya ng wattage niya, walang problema. Yan yung kagandahan sa kanya. So may battery voltage now ay 12.65. So yan din dito sa kabila. Ayan. So yung battery voltage ko bawat isa, yung difference nila 0.1 lang, 0.1 lang palagi. Minsan pare-parehas pa. So madalas pare-parehas. So yung difference nung bawat battery ko, I have 4 pieces battery. So dalawang narada at saka high rate max yung itim dito. Meron dyan itim. Ito. Ayan, high rate max yan. So yung voltage niyan parehas lang din. So hindi sila nagkakalayo. Yan yung kagandahan. Pagka yung pagkaayos mo ng battery ay maganda, kahit di mo na kailangan ng equalizer or balancer kasi yung pasok nung ano pare-parehas lang. So depende din kasi yan sa pag-setup. So guys, ayan, kapag nag-trick si ano, si ref, yung ano natin, yung wattage natin tumataas hanggang 800. So mabalik siya ng 720. Ayan, 700. So ayan, tumataas na naman siya. So yan lang yung ano niya lagi. So ito kasi hindi na siya masyado umiinit. Simula nung pinatay ko yung ilaw niya, hindi na siya masyado umiinit. So guys, ito yung kagandahan pag naka-solar ka, kasi although hindi mo hindi ka makapag aircon, magdamag or buong araw, pero makagamit ka pa rin ng aircon at least 2 to 3 hours. Makagamit ka pa rin ng aircon kasi from 9 a.m. pwede mo siyang gamitin hanggang let's say 12, yun. So may buffer ka pa para mag-charge yung battery mo. So, suggest na huwag nyo laging i-discharge yung battery nyo, magdamag, huwag nyo siyang paabutin ng 50% yung depth of discharge nya. So, yun guys. So, let's go. So, yung ref natin, ito yung sinasabi ko kayo na ref, load ko ref. Ayan. Ganda riyan. Isang electric fan. Wi-Fi cable. So let's go outside. Upside pala, sorry, upside. Sa taas. So yung load ko dito ay isang aircon, 0.5 horsepower. So naka-aircon na naman tayo. Magandahan, naka-aircon na naman tayo, guys. Ayan. So sarap yung aircon. Yan, naka-low pole lang siya.
kaya niya na palamigin yung buong palto kaysa ang electric fan. Guys, since mainit yan, yan sobrang init sa labas, so yung aircon naka-on. So yung consumption ko sa kuryente for almost 2 months na. Ayan. So 129 kilowatt. So mag 130 kilowatt na siya. So yun yung consumption ko, guys, for almost 2 months na. Kasi nag-start ako ng solar ay ilan na yan. So yung battery voltage natin na. Start ako ng solar May. April 29 ko siya ako nag-start nung solar. So ayan naman. Ito kasi dati hindi pa ito yung inverter ko. So ito mag-upgrade din ako ng ano. Sa pagpumalo sa ref, guys, umaabot siya ng 1,000 pala. 1,000 watts. Pag pumalo sa ref, kasabay yung aircon. Ayun yung ano niya. Makapalo siya ng 1,000 watts. Ayan. So, sarap na naka aircon. Sarap na naka solar. Basta, guys, ingatan nyo lagi yung inverter nyo, charge controller, saka battery. Ingatan nyo yan. So, meron ako paparating na bus bar. So, planning ko, dito ko siya ilagay. Or, kung saan pwede, or dito. Yan. Ayun siyang bus bar kasi kailangan ko ng katipid ng, ano, kasi ito, masikip. Masikip ko dito sa, ano, sinexik ko lang. So, guys. So, if you have any question, guys, just write down a comment below para kung ano may mga suggestion nyo, this magawa natin. Okay, guys, thank you for watching and please subscribe to my channel. Thank you, bye bye.